Hindi, alam niyo yun. Sabi ko nga, sabi ko, ito kasing si, makikita mo, yung halimbawa, nature nitong si Bongbong Marcos, magpahinga. Oh, tama, private citizen siya. Pero ito problema ko. Yes, you are a private citizen right now. You are not yet a government official. You are not yet the president of our country. But don't ever forget, June 30 ka na, uupo. And, just think of this, isipin nyo na maigi to. Kung ako ang magiging presidente ng Pilipinas, at by June 30, uupo ako, hindi ho ako magbabakasyon. Bakit to? Abay, if I will prepare my government, I will make sure, step by step, piniprepare ko ho ang aking gobyerno. Hindi ho biro ang pagpapalit ng gobyerno. Hindi ho pwedeng akala mo, papasok lang ako ng Malacanang kasi tahanan ko to. And you understand what I mean? Babalik ako doon, papasok ako. Hindi ho. Marami kang departamentong kailangan pagtuunan ng pansin para swift ang transition. Even if, sasabihin ng iba, may tao naman siya, di ba? Bakit di yun na gumawa? Yun na nga ho eh. That's the difference between good leaders and just a leader. Oh, halimbawa, in a business, sa businessman, negosyante ka, di ba? Halimbawa lang ikaw ang itong may-ari ng SM, biglang napag-isipan, Banat, ikaw na ang may-ari nitong SM. Sa'yo na itong SM. Ibibigay sa'yo SM. Di ba? Halimbawa, sa June 30. Halimbawa lang naman po, di ba? Ibibigay sa'yo ng June 30. Sabi mo, wait a minute. Wait a minute lang. Bago mo ibigay sa akin yan, magbabakasyon muna ako, ha? I deserve a break. Kailangan ko munang magbakasyon. Pagbalik ko, tsaka ako naayusin yan. Wait lang. Tama, mali. So doon, wala namang problema. Karapatan mo magbakasyon eh. Hindi ka pa naman may-ari eh. June 30 ka pa may-ari eh, di ba? Ang problem ko, sandali. Di ba dapat nagpe-prepare ka na? Di ba? Parang, sandali. Bansa natin to eh. 6 na taon mong hahawakan ng bansa natin. Hindi po ba magandang mag-prepare na ho siya? Hindi ho ba pwedeng ayusin niya na muna yung mga departamento? Even if sabihin mo, hindi, may presidente, halimbawa ako, owner, nilipat. May presidente naman ako, meron naman akong vice president, di ba? Meron naman po akong mga sekretary na aasikaso niyan. Oh. Michael Abes, maraming salamat. Happy birthday, mismo katuloy-tuloy ng Boss Banat. Maraming salamat po, Michael Abes. Salamat, I appreciate that. Pero dahil if you are a good businessman, hindi mo pababayaan lang sa presidente mo, sa sekretary mo, yung utos mo. Dapat, ikaw mismo, hands-on ka doon sa gagawin. Tama, mali. Oh. Di ba, ha? Yun yung negosyo pa nga lang. Sa negosyo, napaka-importante ng hands-on. Bigyan ko kayo ng halimbawa, ha? Halimbawa, dito sa Lime Hotel. Ito, totoong experience ko ito, ha? So hinanap ko, nakita ko sa TikTok to. So hinanap ko yung contact. Nakita ko contact ngayon, bla bla bla. Tapos kinontak ko. Alam mo, almost 1 week kong sinusubukang mag-book dito. Yung finally nakausap ko na yung operator. Ang hirap, ang daming hindi ganun ka-friendly. Ibig sabihin, friendly ho siya, pero hindi ho ganun ka-friendly yung pag-book. Ibig sabihin, medyo mahirap. Sanay na ho ako mag-book kasi siyempre manager po ako, nagbo-book po ako ng mga hotel pag yung artist ko may pupuntahan. So alam ko ho, kabisado ko lahat ng pasikot-sikot pagdating ho sa booking ng resort, hotel o maging plane. Tapos napansin ko, parang sabi niya eh, sabi ko, medyo na ganun ako. Ma'am, kasi medyo na antagal yung mag-response mga after one. Isang tanong ko, mga after 2 days tsaka kayo magre-response. Go for green, maraming salamat po. Thank you very much, ha. Alam mo, ang sagot niya sa akin, kasi sir, soft opening pa lang po kami, medyo kulang-kulang pa ho kami ng mga tao.
I understand. I mean, soft opening pa nga eh. Kabubukas lang, tapos katatapos lang ng pandemya, medyo, tapos ang dami yung nagpupunta dito, fully book ko talaga. Eto yun eh. Tapos, eventually, sabi ko, ma'am, ganito na lang po, ma'am, I understand. Kasi yung every question ko, kailangan niyang tanungin sa supervisor niya, sa pinaka-boss. So sabi ko, ganito na lang. Ma'am, maganda siguro, since marami naman kami makukuhang room, baka pwedeng ibigay nyo na lang yung number ng supervisor. I will talk to her personally. Oh, yan. Nung kinausap ko na siya person, yung supervisor, everything was smooth. Maganda na lahat. Kasi nga, hands-on yung supervisor. Napakagaling ho ng manager ho ng lugar na ito. Hands-on niya kasi. As in every details. Sinabi ko, ganito, may basta maraming tanong. Hanggang nalaman lang niya na birthday ho ni Mocha. So, ginawa niya, ito. Sir, birthday pala ni Mocha. Sige, sige. Ganito ginawa. Nag-arrange siya ng mga kung ano-ano man. At the same time, pati yung room. Sir, ito ho bang room ang para kay madam, para maglalagay kami ng something special na cake. So, ano, alam niyo ibig sabihin? It's because of nag-hands-on yung supervisor. It's the same thing with regards sa bansa natin. I'm not saying mali ang ginagawa ni Marcos pag babakasyon. Pero it only shows kung anong klaseng karakter meron ang magiging gobyerno natin for 6 years. We will have a government na feeling ko ipagbibilin lang doon sa mga tao o doon sa mga sekretary. Sabi ko nga ho sa inyo eh, ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, magaling. Sa strategy, magaling yan. Thinking, maayos yan. Panalo talaga yan. Bright. Wisdom. Nandyan yan. Pero as I've said before, diba, ang sikreto ho dyan, aside from si Pangulong Duterte, ay si Senator Go. Bakit to? Si Senator Go, hands-on yan. Yan ho yung tipong pag may inilapit kang problema, okay? Ibibili niyan sa isang abogado na tao niya, aayusin niyan, tapos ipa-follow up yan every day hanggang maayos yung problema na yon. At si Senator Go, gumagawa din noon. So ibig sabihin, it's because nag-hands-on. Eh alam naman ho natin, napaka-importante noon. Eh ang tanong, mabuti ho si Senator Go, kaya maganda ang takbo. Pero ang problema ko ay ito. Dahil 6 years ho na magrurulo ang Marcos. Ngayon ho, hindi ho alam natin kung paano niya pamumunuan ang ating bansa. Pero sa nakikita ko ngayon, parang ibibili niya ito kung sino man yung mga naka-in-charge. Sa akin, sana naman medyo gawin yung hands-on ng Pilipinas kasi we have so much problem. Kinikwento nga sa akin ni Yorme kanina. Nagulat ako eh. Sabi ko, si Yorme, iba dalhin talaga, no? Kinikwento niya sa akin, alam mo ba, ito, yung tungkol sa GDP natin, alam mo ba yung sa JP Morgan, ganito, ito ang kakaharapin ng ating bansa. Ngayon, ito. Kinikwento niya sa akin yun. Sabi ko, napapaganon talaga ako eh. I hope na si I really hope, sabi ko, wala man tayong magagawa na eh. We cannot say na sana si Isko na lang ang presidente. Wala tayong magagawa, nandiyan na ho yan eh. Okay? Pero at the same time, sana ho eh, and we hope and pray na sana si Bongbong Marcos ay ganun din. Yung tipong hands-on siya. Kaya alam nyo, naiintindihan ko yung tulad ni yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Yung sinasabi niya ni Pangulong Duterte, dapat ang susunod na pangulo yung naging mayor. Kasi nga ho, ang mayor, ano yan eh, sanay ho yan doon sa ground. Sanay ho yan, dama niya ho yung taong bayan eh, di ba? Ayan, sabi nga ng iba, difference between a boss and a leader. Yan. Ganun talaga eh. Pero, again,
ito yung opinion lang, kula ang to. Ibig sabihin, no, this is just my opinion na habang binabasa ko, tinitingnan ko yung galawang nangyayari sa gobyerno ngayon. Parang sabi ko, patay tayo nito. Ha? Mukhang, I'm hoping everything would be in good hands. Pero habang nakikita ko everyday yung mga nangyayari, parang wow. Who's going to lead us? It seems that we just... Hindi, I'm not. Kayo. We just... Sige, sabihin na natin. We just voted for a figure. Leader figure. But not really a leader. Doon kay Lulo, maraming salamat.